eto na. Hi, sir. Good morning, sir. Yes. Sa idol. Sir Ping Medina. Ayan, junior. Sir, ano yung dala mo? Sir, sige, papasok po tayo. Ayan. Coca-Cola truck. Ito, boss. Item lang, item para sa inyo. Ayan. Alay ko. maganda to, sir. 1997 yan na ano, Coca-Cola delivery truck. Oh. Ay, yan, nakita mo. Oh, may mga case pa. Oh, di ba? Hindi. Tingnan mo yung ano, para siyang pang 1950s, 1940s na. Vintage type. Na model na. Nahanap ko lang yan sa bahay ng lolo ko eh. Bakal, bakal siya, diecast. Nilinis ko lang. Oh, diecast yan, bakal. Solid na solid. Tanggalin natin. Ayan, may mga panglaro pa. 1997 yan, boss. Oo, ganyan natin na. Puno pa, oh. Dami pa, magkala ba sa race? Ilang race yan? Matagal-tagal na to, mayan. Tinan natin. Siyang kulog ni siya. Kasi wala akong idea. Ay, wala. A numbered pala to. Okay. Numbered pala to, sir. Out of 10,000, ito yung 2,256. So, limited. 10,000 pala to sa buong mundo. So medyo madami din pero sobrang daming tao sa mundo, 10,000 na sa akin yung 2,250. Ay, hindi ko pa pala ito nabibili. Ba't ko pala na sa akin? Tatanong ko pala na. So yung bibili mo na yan? So 1997, hindi. Kailangan meron tayong makita ang contact dito, expert. So yun, bago tayo tumawag, sir, magkano ba balak mo dyan? 1997, sabihin natin ano, 20 plus years ago, di 500 pesos na lang per year. Yan ang presyo. So, mga, let's say, nasa 10,000, boss. 10,000. Oh, antik yan eh. Sige, may tatawagin lang tayo. Pero kulang ang case. Kulang na isang case. Ay, oo. Ay, sige. Kulang ba? Oo, kulang ng isa. Baka nainom ko na. Patay. Sige, may tatawagin lang tayo. Tawagin natin itong ating mga expert, Sir Ping. So, kailang ready ko lang itong aking screen recorder. Ito si Sir. Ito si Sir Angelo Bernardo ng Degada Noventa. Sikat siya sa pagkukolekta ng mga 90s. So this is, siyempre 90s to kasi 1997. Hello sir, good morning sir. Hi. Ito si Sir Angelo Bernardo. Mukhang nasa event ka sir ha. Ano yung event mo? Ito. Dito sa Lucky China. Ah, Lucky China town ulit. Ah, meron ka. Alright. Ito yung ano ko. Anong event yan? Ayan. Anong, hanggang kailan yung event mo? Medyo mahina. Mag-earphone ako. Okay lang? Sige. Mga coins, saka paper money, saka vinyl records. Right. And may bisita kasi ako, si Sir Ping Medina. Kilala mo ba yan? Sir Ping Medina Jr. yan. Sa idol. Alright. So hanggang kailan yung event mo dyan? Hanggang ano to? Hanggang 18. 18, oh. So yun. So, sa mga nanonood, hanggang 18, punta nyo sa Lucky China Town, Degada Noventa. Sir Angelo, merong dala si Sir Ping dito. Ito, nakita mo, isusum ko sa'yo. Yan, vintage truck. Yan, oh. 1997. Pedal, eh. Pedal car siya, kung tawagin. Diecast? Pedal car. Na... Yes, pedal car. Hindi siya life-size na pedal car, di ba? Oh, tapos merong mga case dito nilalagay, ganyan. Alright. So he is asking 10,000 for this piece. Ano ba to? Can you share us some info regarding this diecast car pedal ng Coca-Cola? May nakita rin ako eh. 10,000 pieces yung ginawa nito and doon sa nakatatak doon sa 2,200. Pang 2,256 yung akin. Ito, dala niya pala ni Sir Pink. Out of ano? Out of 10,000? Yes. Okay. Yeah, ano yan? Parang replica siya nung ano, mga original na delivery trucks ng ano, ng Coca-Cola. Anong dekada, sir? 1940s. 1940s. Malapit daw, sabi ko, 50s. Yes. So, yan. Tama. So, this is a replica. So, talaga naging ganyan, nagkaroon ng ganyan si Coca-Cola. Nagkaroon ng ganyan nung araw. So, ganyan yung itsura ng delivery truck nila. Tapos, ginawa na lang ng replica kasi, ayan. Ito pa yung mga nabibili sa mall dati sa mga True Value, gano'n? 1997? Hindi ako sure. True Value. Kasi sa True Value, hindi, ano eh, parang mas production yun eh. Hindi yung ganyan na limited edition. Ano? Hindi mga limited edition. So, sir, matanong ko lang.
Anong take mo dito? How much ba to sa tingin mo? Kasi ikaw, well, 90s ka. Ikaw ang expert. 20,000 dapat. Dekada Collectibles pala ako, hindi Dekada 90. Sorry, sir. Dekada Collectibles. Alright. Ayan. Okay. So, ano yan? Yung car na yan is, ano siya, hindi naman sa life size, di ba? Yung ano talaga. Yung parang toy talaga siya. Tapos 10,000 pieces yung ginawa, if I understand. Yes, 10,000 pieces dito, made. Sa 10,000 kasi, hindi natin pwede consider na rare yan sa 10,000 pieces. Actually, mas sa ganyang number, medyo ano pa yan. Pwede natin sabihin scars to common. Oo. Pero, so, yung value na 10,000, yes, I think pwede. Oo, pwede. Ang problema lang yan is kung mint condition ba. Ganon. Condition is good. Tayong issues dyan. Condition is good. Tsaka seller is good. Seller is good. May added value siyempre kung ano, kung yung seller galing sa secret na tao. Okay siya. May added value yon. Okay naman siya. There, wala namang mga cheap paint or whatever. May mga konting gasgas lang like this one. Yan, ganyan may konting gasgas. Oo, pero syempre, ayan, sa tagal na nito. Pero the whole thing is actually, meron din cheap paint. Meron lang kung isang maliit na crack. Pero kung matatagal doon. May crack sa bubo. Yeah. So, okay naman. Alright, so magkano? I think, ano yan? Yung magkano saan to, market? If ever, kasi sa baseball dati. Given the condition, medyo mahal ng konti. So, konting tawad ka siguro, sir. Kung matatawaran mo pa ng konti. Alright. Okay na yan. So, mga magkano? Magkano to sa market? Well, sa given its condition, mga 6 to 8,000. Alright. Mga ganon. So, maraming salamat, Sir Angelo ng Dekada. Sa mga nanonood dito, puntahan nyo siya sa Lucky Chinatown. Meron siya yung CBIT doon until 18. So, maraming salamat, yes. Sir Bernardo, lagi sa pagkapaulak. Yes, sir. I miss you, sir. Alright. Okay. Bye-bye. Thank you po. Special tayo. Sala ko dyan minsan. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. So, yun. Meron tayo. Pero, meron pa tayong isa Si Sir Kyle. Kunin din natin yung opinion ni Sir Kyle. Kasi Crazy Kyle. Yeah, si Crazy Kyle. So, ayan. Natawagan natin si Crazy Kyle. Ito lang ang ating screen record. Ayan, si Sir Kyle. Tawagan natin. Sir Kyle, good morning! Uy, mahina! Yo! Mahina ba? Basta Sir Kyle. Si Idol pala yan Idol. Idol! Morning po! Nakasama ko si Idol sa Feel and Best Christmas Party! Oo nga! Tagal na lang! May semento kamay mo! Ayun! Ano na tayo? Judge tayo! Judge tayo ng mga chicks! Sir guys, so papakita ko sa ito. So may dala siyang Coca-Cola, vintage car pedal. Wow. So may case, kulang siya ng isang case lang. So the condition naman is okay. Diyan. Ayan. So he is asking 10,000 for this piece. So nakita ko rin kasi sa ilalim, this is 10,000 made, meron siya. So, pang 2,256 siya. So, there you go. So, and he is asking 10,000 for it So, magkano ba yan? Ayan, magkano? Narinig niya ako? Yes, sir. Okay. Well, ang collectors ng ganyang items ay collectors ng Coke. Okay, ang bibili niyan is yung collector ng Coke, hindi yung collector ng antiques or collector ng vintage items. Ang bibili niyan na mga addict sa Coke, usually mga donya, mga babae, mga lola. Hindi ako magulat kung sa lola yan. Hot mommy, mga hot mommy ba yan? Medyo ano na, yung malapit na mapanis, basta yan. joke lang. De, pero, kaya ako nakwento yun kasi napakalaki ng community na bumibili niyan. It's called the Coca-Cola community. Dalawa yun. Dalawang community na magkaiba.
community sila, ang laki. So, based sa nakita ko, no, maglilink pa tayo ng pedal car collectors. Tapos naghahanap din ng mga pedal car na miniature. Ayun, narinig mo ako? Yes, yes sir. Okay na po. Ngayon, dalawang collectors nang magkaka-interest dyan kasi yung pedal car collectors, kagaya ko. Ako, pedal car collector ako eh. Hindi ako coke collector eh. So, dalawang klaseng community na kaagad ang mag-aagawan dyan, Boss Toyo. Pero, ang napakaganda dyan is limited pieces siya. Saka, ano eh, nakita ko pati yung Lona ba, nandiyan yung kulay pula? Yes! Kompleto naman ah. Oh. Kompleto. Oh. You turn it upside down. Andiyan yung lalagay yung case. Kalawang ba yun? Yung nasa ilalim, kalawang? Parang tape lang. So, tatanggap ko lang siya. Tape lang. Tama, actually, tama sir. Di ba tape? Tape. Ang tawag dyan, patina, no? Na minsan hinahanap pa ng mga collectors yan. Kasi, signs of aging, no? So, yung 10K, brother, sa tingin ko, medyo pumasok eh. Kasi, alam mo na, yung mga iba, di ba, sa Pilipinas, yoyo. Diba, okay, lagi daw, okay daw, okay daw, kakampi daw. Hindi, okay, kasi usually, di ba, mga yoyo, ang mga local eh, Russell yoyo na Coca-Cola, mga baso, mugs, mga t-shirt, mga jacket, mga bag, pero yung ganyan kasi, hindi siya masyadong in demand sa mga pickers, pero in demand siya, like I said, sa Coca-Cola collectors. Ganda yan. Alright. So, malamang Hollywood na bili or ano, no? Sa, ano yan, sa US. Oh, US siguro. Oh, yes. Originally. Mm-mm. Pero, so, kung akong bibili ng ganyan, siguro nasa mga ano ako eh, 7.5, gano'n, mga 8, gano'n. Kung ako, hindi, kung ako bibili kasi ibibenta ko eh, ng 10. Pero tama ang 10, kung tatanungin niyo ako, pasok na yon. Alright, so maraming salamat Sir Cal. Siyempre, Sir Ping Medina, yan si Sir Cal. Sabi ko sa inyo, kilala mo yan eh. Michael! The one and only Filipino picker recognized all around, ano, the whole, ano ba yan, buong mundo. Ayan! Diba, hindi lang ng Pinas. So, idol yan si Sir Cal. So maraming salamat. Kung gusto sa song mo, nakita ko. Ano, kailan ba natin gagawin yung atin, yung tungkol sa luma? Ah, di ba? Asap na yan, asap. Ah, gawin na. Pasahan na kita ng beat. Alright. Maraming salamat, Sir Kyle. So, maraming salamat sa'yo. Thank you. So, yun, sir, narinig mo. Halos pares sila lang sinabi. Oh. Ranging from 6 to 8, 10. So, syempre, I need to make a profit dito, di ba? Syempre. Labs, magkano tatawad natin dito? Magkano? Bubulong na naman to. Ano? Sabi mo, magkano? Ha? Wag na. Sige. Biling ko to ng ano? 8,000 pesos. 8,000. Tumawad pa rin ako. 8,000 pesos. Sa tingin mo? Parang pwede. Kasi kailangan mo pa ibenta. You have to make a profit. So, okay na tayo sa 8,000 pesos. Feeling, oo. Oh, base dun sa sinabi ng mga expert, parang goods na. Alright, sige. 8,000 pesos, no? Baka magbago pa isip ni Sir Ping. Madali kausap. So, Sir Ping Medina, ano bang pinagkakabalaan mo ngayon? Baka sa mga viewers natin sa social media. Ano lang, mostly mga films, gano'n. Saan ka ngayon? Meron kang soap opera? May series ka ba? May ginawa kami na film sa Forpidea. Forpidea film. Parang nanlaki yung mata ng mga mga nasa background. So Forpidea by Basquin yung ano title. Sino bida diyan? Phoebe Walker, maraming artista. Kapatid ko Alex Medina, sila Dindo Arroyo, sila Erbic Vihandre, si Phoebe Arroyo, Walker, si Maxine na. Medina, si Ritz Azul, si Zumba. Dami, sila dami. Jeffrey Santos. Kailan tapos may ginawa rin kami na isa na naman, pang MMFF Indie category na. Sila Joanne Bascon, Michelle Vito. For December yun, di ba? MMFF?
Indie. Sa TV shows, meron kang ipa-plug? Wala ngayon. Oh, puro films ang ginagawa ko. Puro films, syempre. Nagsusulat ako, writer, director, mga advertising projects, mga ganun. So, kailangan nyo ng... Kung AVP needs kayo, gumagawa kami mga AVP, ganyan, videos. Audio, video. Mga clients kami na, hindi ka pa sabihin yung brands, pero syempre, writer-director ako na. Pwede hire. So, kung kailangan nyo ng writer-director, hit nyo lang si Sir Ping Medina sa social media account niya. Madali naman yun ma-reach out. Yes. So, yan sir, maraming salamat. Yun. So, ito po yung 8,000. So, maraming salamat. Okay pala, kamusta pala si dad mo? Okay naman, boss. Okay naman. Maraming salamat din sa thoughts and prayers din yung lahat. Appreciate namin. Okay. Maraming salamat, sir. Ingat po palagi. Sige po. Salamat. Good luck. Thank you. Ako nakalak. Yun. Okay naman. Masaya ang experience. Ngayon lang ako nakapagbenta ng ganung antique item. At na-enjoy ko siya na okay rin pala na business to, kumbaga na nakakatuwa makipag-haggle, makipag-kwento kay Boss Toyo. Maraming salamat, Boss Toyo. At maraming salamat sa Pinoy Pawn Stars. Sana maulit tayo. Enjoy ako dito.